Hi guys, welcome back to my vlog. Today's video, magbibigay ako ng tips kung paano mag-troubleshoot ng electrical component sa forklift at actual driving na rin guys. Nakita nyo ba yan guys? Lahat po yan guys ay fuse po yan. At sa kabila, ito po yung battery niya. Ayan. Good pa po yan kasi naka-indicator pa po yung may ilaw pa po na kulay green. No, malalaman mo yan dyan guys pagka defective na yung battery, pagka puti ng kulay nun or pag itim na, nangangailangan ng charge yan. Ayan po yung terminal guys, tinuro ko yung pula positive, yung sa kabila negative. Sa kabila naman yun yung mga fuse guys. Lahat po ng function sa forklift ay naka connect po dun sa fuse. Ayan po, ituturo ko guys. Ayan, dyan sa cover na doon po yung manual nya, legend. Ayan guys, may gauge, backlight, front light, sa lifting nya guys, yung side by side, na down and up, and then slanting guys, nandun po lahat guys, nandun po sa fuse nakakunik. So ang ibig sabihin niyan guys, pag may once may hindi gumana diyan sa mga function na 'yan, either sa horn, headlight, backlight, signal light, lahat po ng may kinalaman doon sa electrical guys. Isa lang po ang pupukusan natin diyan. Dito lang po sa area na 'to. Kasi lahat 'yan na-connect 'yan sa fuse guys, gaya nito. Ayan. Yung fuse na 'yan guys sa lifting po niya 'yan. Yung up and down, nakita nyo, nirekta ko na lang yung kable kasi contact lang naman yan guys yung fuse. Nirekta ko kasi walang spare, at ngayon itatry natin guys kung gagana ba yung lifting niya. Tingnan natin. Ngayon guys, ayun, pagtaas gumana. Pero bitin guys. Bitin. Ayan o. Ayaw. Balikan natin guys. Yun. Kunin natin ulit. Baka maluwag lang yung kable guys. Na nilagay ko. Kailangan lang ng konting higpit. So guys, once na may mga function dito sa forklift na hindi gumagana, dito lang po yan guys, kapain lahat. So ayan guys, higpitan natin ulit, baka maluwag lang yung kable. At pasok natin ulit doon sa terminal block nya. Yun. Yan, diniin ko ng maigi guys para hindi mag-lose yung contact. Yun, sara natin. Ayan, try natin guys na the drive natin. Ayan, ayan na guys, gumana na. Kita nyo, ginalaw ko yung cambio ng forklift. Ayan, ayan, gumana na guys yung up, down, yung slanting nya. Kita nyo ba guys? At yung side by side. Gumana, diba? So, ngayon guys. Okay na siya. Try natin na kuha natin ng palita. Magti-testing tayo. Yung pagdadrive nito guys, madali lang naman eh no. Madali lang yung magdrive nito guys. Ang ano lang, nakakapanibago lang nito yung fork nya. Yung pagtiming ng fork nya papasok doon sa palita guys. Tsaka pagbitaw mo ng fork doon sa palita. Yun lang ang medyo nakakapanibago dyan pagka hindi ka sanay. Yung pagdrive naman, basic lang naman yan guys. Yan.
kagaya niyan guys, oh. Nakita niyo, praktisan lang muna natin to guys. Yan guys, yun, binitawan ko. Nakita niyo ba yung cambio? Yun, okay na yan guys. Ibaback natin, reverse natin yung forklift. Yan, lahat po yan guys, yung cambio na yan ay yung tatlong cambio na yan ay ang purpose niyan sa lifting niya po yan guys, yung sa fork niya. Yan po yung purpose niya. Yung una up and down, yung pangalawa sa slanting yon guys, up and down rin. Yung pangatlo yung side by side naman yon. Ayan, balik lang natin doon sa pinagkuhanan natin guys. So nakita niyo guys, madali lang na, madali lang guys, you know? Kumbaga basic lang siya. So yun guys, okay na guys. At thank you sa panonood.